What's up mga katropa? Mayroon naman tayong Acadia 2010 model mga katropa. Ang kinukompleto ng customer ito mga katropa ay wala siyang cranking. Kahit i-crank natin ito mga katropa, wala talaga siyang cranking. Oh. Yung wala siyang cranking mga katropa. Oh. Pakita natin yung check engine niya mga katropa. So tingnan yung check engine niya, parang may short. Ganon. Nagbe-blinking siya. Tingnan nyo. So kahit anong start natin ito mga tropa, hindi siya mag-start. So i-check muna natin sa may scanner mga tropa. Titingnan natin kung ano yung trouble code nito. So scan natin. So yan, titingnan natin. Inter 2010 GMC. So liter R dyan eh. Engine. Wala siyang communication sa may ECM, engine control module. So tingnan natin dito sa may transmission niya mga tropa. So yung trouble code niya U0101. Lost communication with engine control module, ECM. Failed current yan mga tropa. Engine. Dito. Oh, wala siyang communication. Malamang sa alamang mga tropa, computer box tong problema nito. Kung wala sa connector to, malamang sa kalamang computer box na tong problema nito mga tropa. So, wala siya oh, kahit i-data display natin to. Kasi kung walang ano to, kung walang problema sa computer box or walang problema sa electrical ito mga tropa, dapat may communication to, pero ito, titingnan natin sa data niya. Engine data niya, mga tropa. So, tingnan nyo, ha. Yan, o. Oh. Halimbawa, pag nag-basic troubleshoot muna kayo, mga tropa, titingnan nyo muna yung fuse box. I-check nyo muna yung fuse box niya kung buo yung mga fuse. Tingnan natin yung ECM ito. Engine, PCM, engine control module. Ito, PCM. Dalawa, may iba-iba kasing tawag niya, eh. PCM, powertrain control module or ECM engine control module. So iba-ibang tawag niya mga tropa. Ito kasi PCM powertrain control module. So i-check natin kung saan yan, titingnan natin. Ito yun di ba? PCM. So tingnan natin. So mayroon siya. Ano yan? ECM. Ito yung ECM niya. Yan ang ECM. Ito. Ito, wala o. Putol o. Yan o. So, subukan natin tanggalin to. So, hanap tayo ng fuse muna. So, mga tropa, wala tayong makuha nito. So, kumuha na ako nito. Testing na naman natin to mga tropa. Naputok siya mga tropa. Yan o, may short circuit ito mga tropa. Naputok. So ito mga tropa, may short circuit ito mga tropa. Titingnan mo natin sa may oldita. So mga tropa, tingnan mo natin yung pumuputok na fuse. Tingnan mo na natin. Ito tayo. 2010 model GMC. Tapos Acadia. Okay. Tingnan natin, type natin itong fuse box dito. Tingnan natin kung ano yung fuse na yun na pumuputok mga tropa. So mga tropa, ito yung fuse 1. ECM, fuse 1. So nanggagaling dito sa may fuse box. Tapos may fuse, ito yung pumuputok. So ilang wire to? Pink at saka black mga tropa. So papunta lahat sa computer box niya, sa engine control module yung wire. Tingnan na natin ito mga tropa. Tagulin mo natin yung PCM nito. Parang dito may short circuit dito mga tropa eh. Umamoy.
Parang dito sa may computer niyo yung short circuit, mga katropa. Ito, kailangan natin buksan ito, mga katropa, yung computer box niya. So, tanggalin natin ito. Sunog. So, malamang mga tropa, amoy sunog siya mga tropa. Malamang ito yung PCM na may problema. So mga katropa, hindi talaga ako nagkamali. Hindi talaga ako nagkamali mga katropa, yan oh. Sunog oh. Palitan ko ng computer box tapos ipoprogram sa may online. Hindi mo ma-repair ito mga katropa kasi sunog na talaga yan oh. Ito yung PCM niya na ipapalit natin. Balisik, ano lang ito mga katropa kasi yung bago ito mahal. Kapit muna natin. Kapit muna natin yung connector. Medyo madilim lang. Yan. Yan. Bago kayo mag-program nito mga tropa, make sure nyo na yung battery niya full charge. So login natin mga tropa. Login. So wait lang natin. Lagyan naman natin. Download natin ito, ang speed. Run natin. So, skip lang natin to, skip. Hintayin natin mga tropa, yan. Magre-read din siya. So, dito tayo. Replace natin kasi magkapalit tayo yung kang ECU niya. So, replace natin. Tapos, next natin to mga tropa. Next. Tapos, hanapin natin yung GMC account niya. Tosan pin model. Tapos Acadia. Itong BN number niya, ito yung bagong computer, so i-delete natin 'yan. Ito yung BN number niya, 'yun ang i-input natin. 'Yan yung input natin dito. 567762. Okay. 1983. So next one natin. Dito tayo sa may ECM ito. Next. So next natin. Next. So mga tropa, antayin natin ito mga puno ito mga tropa, yung sa ilalim niya.
Ibig sabihin, pag napuno na yung mga tropa, na-download na lahat, ibig sabihin, na-program na yung ECM niya, engine control module. So, okay na siya mga tropa, na-program na. So, balik tayo dito. Tapos, sa reprogram ECU. So, baba natin yung mga tropa. So, dito tayo sa may BTD, B-Kill, Deep Deterrent, Learn. So, yan. Next natin, next. So, dito tayo sa may BKL Deep Deterrent Learn ECU or PK Tray Replace. Yan. Yan tayo. So, mga tropa, antayin natin yung 10 minutes niya. Bali, 12 minutes siya, mga tropa. So, pag na-pull na yan, yan. Na kulay blue yan, mga tropa. Pag na-pull na yan, i-start natin yung makina. Pwede mo na i-start yan. So, sabi niya 10 minutes remaining. So, kailangan antayin natin ng 10 minutes. So, mga tropa, 4 minutes remaining. So, mga tropa, okay na siya. So, wala na yung, nawala na yung security niya, mga tropa. So, start natin. Mga tropa, start na siya. Yan, okay na siya mga tropa. So wala na rin siyang trouble code mga tropa. So mga tropa, shout out nyo pala dyan sa mga subscriber ko na sumusuporta sa YouTube channel ko mga tropa. So maraming maraming salamat sa sumusuporta sa YouTube channel ko mga tropa.